Yan, magandang-magandang araw po mga ka-partner, mga ka-59. Magandang-magandang araw po at muli, welcome. At eto na, unti-unti nang lumalabas. Ora, unti-unti nang nabubulgar ang katarantaduhan itong COMELEC na to sa mga pinagagagawa nila. Unti-unti na eh, kaya nga sabi ko nga walang lihim ang hindi nabubunyag mga kapartner dito sa pinagagagawang katarantaduhan itong COMELEC na to. Isipin mo, unti-unti na ayan na, unang-una ang nagsimula yan doon sa transmissions lag eh, di ba? Yan ang unang hinihingi or yan ang unang nire-request eh nila Eli Rio noon eh, di ba? Yan transmission lags, di ba? Ano unang ibinigay, di ba? Receptions lags eh, ang unang ibinigay eh. Talagang dito makikita mo puro panloloko eh, nanloloko eh. Ibirin mo transmissions lags yung hinihingi ha nila Eli Rio. Eh ang binigay ay receptions lags eh, yung resulta na mismo eh. Ha? O isipin mo yan, puro panloloko eh. Talagang dito makikita mo tong COMELEC na to, talagang pabrika ng ano to eh. Talagang ito kumbaga sa ano, produkto ito eh na mga walang hiya sa gobyerno eh. Produkto ito ng mga magnanakaw na politiko eh. Kaya kita mo hindi maubos-ubos eh ang mga magnanakaw sa gobyerno. 'Di ba? Magtataka ako kayo. 'Di ba? Hindi maubos-ubos ang mga lalo pang dumadami ang mga magnanakaw sa gobyerno eh. Bakit? Dahil pinapayagan pa nila tumakbo eh. 'Di ba? Nasa ano 'yun eh? Nasa kumbaga sa ano, nasa batas 'yun. 'Di ba? Pag may mga kaso ka na, madumi na 'yung record mo. Convicted plunder ka. 'Di ba? Bawal ka nang tumakbo eh. 'Di ba? Sa anuman ahensya o kung sa anuman na ahensya ng gobyerno, bawal ka nang tumakbo eh. 'Di ba? Eh bakit pinapayagan pa nilang tumakbo? Yung mga magnanakaw katulad nila Gloria, katulad nila Erap, nila Jinggoy. 'Di ba? Sino pa? Nila Enrile. Kita mo, mga damuho, mga nanalo pa eh. 'Di ba? Doon mo malalaman eh. Talagang dito, talagang sabwatan eh. Talagang may katarantaduhan eh. Na talagang may ginagawang katarantaduhan. Kawalang yan itong COMELEC na to eh. Kaya talagang ito, dapat ito. Itong COMELEC na to. Dapat ito may ano eh, may accountability, may pananagutan ito eh. Bakit? Eh biruin mo, winawalang hiya ang boto ng taong bayan. Eh hindi nila alam ang boto ng taong bayan eh. Sagrado yan eh. Kagalang-galang. Karispe-respeto ang bawat boto ng taong bayan eh. Pero ano ginagawa nitong mga hayop na COMELEC na to? Winawalang hiya eh ang taong bayan eh. Ginagago ang taong bayan. Eh biruin mo, puro panloloko. Katulad no, no? 'Di ba? Na booking nga oh. Gumagamit sila, biruin mo na booking ah. Ito nga sabi ko nga walang lihim na hindi nabubunyag eh. Biruin mo na booking na naman. Itong gumamit ng ID. Kumbaga sa ano, ID, yung IP pala, IP address. Gumamit sila ng IP address na pribado pala yung ginamit nilang IP address. Isipin mo yan. Eh dyan sa COMELEC, eh sa ano eh, sa pagboto, kailangan dyan eh, open key. Diba? Open ka, lahat open yan eh. Dapat yan public yan eh. Lahat ng gamitin mo puro pang-public lahat yan eh. Pero bakit gumagamit sila ng pribadong pribado.
na IP address. Isipin mo yan. Ibig sabihin, may ibang pumupukol doon sa server. Hindi galing doon sa vote counting machine. Ibig sabihin, may ibang pumupukol. Hindi galing doon sa vote counting machine. Isipin mo yan. Di malinaw na panloloko, katarantaduan. Kaya hindi nila maibigay yung resulta, yung hinihingi nila Elerio na transmissions lag, hindi nila maibigay yun eh. Oh. Hangga't may lihim kayong itinatago diyan, wala kayong maipakita o patunay na malinis ang halalan. Hindi matatahimik ang taong bayan sa mga ginagawa nyo. Katarantaduhan sa mga ginagawa nyong kahayupan sa taong bayan At isa pa, hanggat hindi nyo ibinibigay yung totoong resulta totoong resulta ng eleksyon, hindi matatahimik ang taong bayan at unti-unti nalalaman at unti-unting lumalabas yung katotohanan, unti-unting nabubulgar yung mga katarantaduhan nyo o yung mga kagaguhan nyo, katarantaduhan nyo na pinagagawa nyo noong nakaraang eleksyon yan yan . Kaya dito makikita mo wala na talagang itong COMELEC na to, talagang ano na to talagang baboy na baboy na kumbaga sa ano, sinalaula sinalaula nila ang boto ng taong bayan. Winalanghiya nila ang boto ng taong bayan dito sa mga hayop na to. 'Di ba? Ito si George Garcia walang hiya rin to Talagang hindi mo paniniwalaan ang mga pagmumukha na itong mga hayop na to. Talagang may gagawing katarantaduan 'Di ba? Ito pa 'yun, humihingi pa dati ng 'di ba? Ng pondo ito 'Di ba? Pagpagawa daw ng building nila, dahil luma na daw yung building nila. 'Di ba? Pampagawa, 'di ba? Humihingi pa ng mga budget 'Di ba? Nagre-request pa ito dati. 'Di ba? Sa mga mambubutas, 'di ba? Sa mga mambubutas nagre-request pa ito 'Di ba? Sa mga mambabatas. O isipin mo, 'di ba, na humihingi ng pondo para sa pagpapagawa ng ng building nila. 'Di ba? 'Yun ang hinihingi nitong animal na 'to, si George Garcia. Talagang dito makikita mo, talagang halatang halata mo, talagang ang punterya, ang target talaga pag nanahakaw baka sakaling makaise. 'Di ba? Baka sakaling makasandok humihingi pa ito isipin mo pampagawa daw ng building . 'Di ba? Kayo pagagawang kayo ng building magnanakaw na kayo, gusto nyo pa maganda pa yung building nyo hindi naman problema yung building 'Di ba? Hindi naman problema yung building, kayo ang problema dyan sa pamamalakad nyo dyan sa COMELEC, kayo ang nagiging problema, hindi naman yung building 'Di ba? Katsyab yung pambagay yung building 'Di ba? Kung yung mga official dyan sa COMELEC, puro magnanakaw nabago ba yung katotohanan? Hindi mababago ang katotohanan kahit mabago yung building nyo. 'Di ba? Talagang dito makikita mo puro panloloko, wala nang kahihinatnan itong bansa natin. Talagang lahat binababoy na Lahat ninanakaw na rito Biruin mo. Pati karangalan ninanakaw, pati boto ninanakaw na rin. Talagang lahat ninanakaw na rito sa bansang ito. Isipin mo. Puro pagnanakaw
Talagang gusto makasandok lang. Kaya dito dapat to managot tong ano, COMELEC na to. Ha? Eh, isipin mo. Yung mga hocus-pocus nila dyan sa COMELEC, biro mo gumagamit sila ng mga privado. Ha? Tayo, wala naman tayong alam sa mga computer eh. Pero biruin mo, gumagamit pala ng IP address ito. Privado IP address. May ibig sabihin, may pumupukol. May ibig sabihin, hindi nagagaling doon sa vote counting machine yung pukol eh. Kasi hindi nanggagaling doon sa may ano eh. Hindi nanggagaling doon sa mga telco. 'Di ba? Oh. Dahil nga gumagamit sila ng IP address eh, pribadong IP address. Oh, pribado 'yun. Kaya pag pinukol yung resulta ng pag pinukol yung ano, hindi nagdadaan doon sa mga telco. Hindi nagdadaan doon sa mga telco. Hindi nagdadaan doon eh. Oh. May ibang pumupukol sa server. Yung pala yun. Diba? Yung IP address na yun. Gumamit sila ng IP address na privado. Hindi sila gumamit ng IP address na pampubliko talaga. Public. Diba? Talagang privado yung ginamit nila para hindi nga naman ma-access o hindi ma-trace. Diba? Ibig sabihin, may pumupukol. May ibang pumupukol. Hindi nang gagaling doon mismo sa... Kung may magagaling man doon, may ibang pang pumupukol. Oh. Diba? E, isipin mo yan. E, di malinaw na panloloko yun. E, isipin mo. Ha? Malinaw na panloloko yun eh. Wala silang mapakita, wala silang mapatunayan eh, na talagang malinis yung halalan eh. Diba, may napakita ba sila? Eh yung transmissions lags nga lang hindi nila maibigay eh. Diba, kila Eli Rio, kakapiranggot na papel. Hindi nila maibigay yung transmissions lags. O isipin mo yan. Yun lang ang hinihingi nila, yung transmission slug lang. Hindi nila maibigay. Wala silang maipakita, wala silang mapatunayan eh. 'Di ba? Na malinis talaga ang halalan noong nakaraang eleksyon. Kaya sila Eli Rio tsaka yung taong bayan nagdududa eh. 'Di ba? Bakit ganun kalaki ang boto ni Bongbong Marcos, naging 31 million. Oh. 'Di ba? Tsaka inamin na nga eh. Inamin na nga ni George Garcia na gumamit sila ng IP. Ah, gumamit sila ng IP address na privado, private. Hindi public, private ang ginamit nila. Eh pag gumamit ka pala ng IP address, hindi dumadaan doon sa may telco, sa Globe. Kaya may ibang pumupukol doon sa server. Hindi nanggagaling doon sa may vote counting machine. Nanggagaling doon sa iba. Eh hindi matitrace yun kasi nga gumamit sila ng IP address. Yun pala yun. Oh, kaya pala ang boto, ang bilis eh. Tsaka yung pagdami ah. Yung pagdami ng pasok, ng pagtatransmit, ang bilis eh. Ibig sabihin may ibang pumupukol. Oh. 'Di ba? Kasi nga gumamit sila ng IP address na privado. Oh. Hindi nila maipaliwanag 'yun eh. 'Di ba? Kahit man lang hindi na 'yung kahit man lang maglabas sila ng patunay na talagang malinis ang halalan. Oh, ito. Malinis ang halalan, no? Ito patunay. Oh. 'Di ba? Ganun eh, para mapaniwala ang taong bayan. Wala sila ipinapakitang ganun. Ano pinapakita? Yung mga hindi hinihingi nila Eli Rio, yung mga nire-request nila Eli Rio, yun ang hindi nila ibinibigay eh.
'di ba? Katulad ng transmission slugs. Hindi nila maibigay 'yun, ang binigay reception slugs eh. Yung resulta na. Kasi yung transmission slug, yung mismong pinanggalingan ng boto eh. Kung anong oras, kung saan galing itong botong ito, yun yung nilalaman ng transmission slug eh. Hindi nila maibigay 'yun eh. Ang binigay nila yung reception slug, yung resulta na. Wala yung oras, wala yung kung saan location ito, kung saan lugar ito. Wala yun eh. Ayun nga yung transmission slugs na hinihingi nila Eli Rio. Diba? Kaya dito, hanggat hindi lumalabas yung katotohanan, hanggat wala silang napapakita nga patunay na malinis ang halalan, hindi tatahimik ang taong bayan eh. Diba? May agam-agam. May pagdudude ang taong bayan dyan. Kaya dito makikita mo puro panloloko eh. Puro panloloko na, tapos humihingi pa ng pampagawa ng building raw, 'di ba? Nagre-request pa ito dati. Ewan ko lang kung naano na 'yon, ha. Nagre-request pa ito eh, sa mga diyan sa batasang pambulsay, 'di ba? Sa mga mambubutas eh, nagre-request pa to ng pondo eh. Para sa maasa sa building nila eh. Dahil nga yung building nila upa lang nila yan eh. Wala naman problema sa building eh. Okay naman yung building na yan. Ano ba naging problema dyan sa building na yan? Diba? Bakit? Pag nagawa ba yung building na yan, titinub, hindi na ba kayo magnanakaw? Pag nagawa ba yung building na yan, pag nabago ba yung building na yan, wala na bang magnanakaw? Nandiyan pa rin kayo eh. Diba? Hindi naman importante yung building na yan, kung matino yan, kung ano yan, ang importante dyan, yung nagpapalakad, yung nagpapatakbo ng COMELEC, yan ang importante dyan, hindi yung building na yan. Pakialam ng taong bayan dyan sa building na yan. Diba? Ang pakialam ng taong bayan, yung resulta, yung katotohanan, yung resulta ng eleksyon, yung katotohanan nung nakaraang eleksyon, yun ang gustong malaman ng tao. Hindi yung pagpapagawa ng building, hindi yan na yung pagpapaayos ng building, hindi yan ang hinahanap ng taong bayan. Ang hinahanap ng taong bayan, yung katotohanan eh. 'Di ba? Yung katotohanan, yung totoong resulta ng eleksyon. Yan ang hinahanap eh. Yan ang gustong malaman ng taong bayan, hindi yung papagawa kayo ng mga building. Pakialam ng taong bayan diyan. Kayo lang magnanakaw diyan, kayo lang makikinabang diyan eh. Hindi naman ng taong bayan, makikinabang ba taong bayan sa inyo? Kaya dito, yung COMELEC na yan, talagang baboy na eh. Noon at noon pa man eh. Hanggang ngayon. Yan, nababoy eh. Yung ano na yan, yung COMELEC na yan, talagang baboy na eh. Puro panluloko, puro pagnanakaw na lang eh. Kaya nga dito, Kaya dito lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat eh, puro sangkot sa katiwalian. Kaya wala tayong pagka-asenso, pagkaangat eh. Dahil dapat yan COMELEC na yan. Dapat yan COMELEC na yan. Lifestyle check nyo yan eh. 'Di ba? 'Di ba? Dapat 'yan yung COMELEC na 'yan, i-lifestyle check nyo. Dahil lahat ng umahawak diyan nagiging mararangya ang pamumuhay eh. 'Di ba? Talagang 'yan COMELEC na 'yan, talaga sindikato na. Paninindigato na eh. 'Di ba? Kaya makikita mo magnanakaw ngayon, hindi maubos-ubos, magtataka ka eh. 'Di ba? Hindi mo maubos-ubos eh. Hindi mawala-wala mga magnanakaw sa gobyerno, mga walang hiya sa gobyerno.
hindi mawala-wala yung mga trapo. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Bakit? Eh, pinapayagan pa rin nilang tumakbo kahit convicted plunder na eh. Kahit walang hiyan eh. Kaya yan, produkto ng mga magnanakaw yan eh. Yung COMELEC na yan, produkto ng mga magnanakaw eh. Walang yan. Kaya dito makikita mo, puro ano eh. Ha? Kaya itong COMELEC na to, ala na to, palamuti na lang ito eh. Ha? Palamuti na lang. Kumbaga sa ano, display na lang ito, wala na ito. Isipin mo yan. Di ba? Wala silang mapakita eh. Wala silang patunay o wala silang mapatunayan na talagang malinis ang halalan. Wala silang maipakita na ebidensya na talagang malinis ang halalan. Eh yung hinihingi nga lang nila Elirio na transmission slugs, hindi nila maibigay. Kakapiranggot na papel, hindi nila maibigay. Kahit man lang Xerox man lang, hindi nila maibigay. Wala eh. Oh, na talagang mapapaniwala na totoo. Walang dayaan no nakaraang eleksyon. Hindi nila mapatunayan 'yan, hindi nila masagot eh. 'Di ba? Wala eh. Oh, 'yan katulad niyan na vulgar na. Gumamit pala ng IP address, pribadong IP address itong COMELEC ko. Na booking ngayon.